and sa People Power Revolution anniversary, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa, nakita nyo naman sa mismo testimony ni Mr. Lascañas that sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang ng kanyang affidavit, yung sinabi niya 1998, yung isa pa lang ng DDS nandun na siya, eh 1989 na siya sumama. So, it's obvious that there are people behind Lascañas, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes, no? One, the ouster of the president. Number two, to stop the drug war. Kaya nga nabanggit ko kanina na yung Human Rights Watch, meron din advocacy at agenda yan. Sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. Kailangan ba na mas mabantayan ng mga pulis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang pulis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. No? But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial killings. Ano, how would you describe the testimony? Flop ba? Or? Scripted. And si Mr. Lascañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya. As it is, no? Pero kapag ka tinignan mo, and makikita mo sa testimonya niya, no? He's a mercenary. Dati na siyang pumapatay kahit wala pa siya dun sa Davao. No? He was already involved in killings. At inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng Tukar at ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam kung ano yung mga operasyon na nagagawa ngayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang pseudo human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights concerns. Thank you.